really enhances, no, on how these women has been empowered, no? Just because of the help of the USEP, especially on the Alalay sa Barangay Program 2.0. It really upgraded, no? Tumaas mismo ang standard ng mga kababayan dito sa barangay. Especially, we have here the USEP na nag-back up siya na it really talks about healthy education, manner of process. Actually, not only just because we want to educate and we want to train them, but in the manner of doing their day-to-day as simple women, sa barangay mismo, sa grassroots level mismo, na parang tingin na sa sarili nila isa hanggang dyan lang sila talaga sa baba. Napakasarap na pakinggan at patingnan na we have caliber women. The standard of the USEP on how this company has been teaching them. Pero na po sila estudyante in a highly standard school na nakuha nilang education. In fact, with these trainings, skills trainings that we have gained, not only just because kabalo na sila karon na maghimo kung kining mga pagkaon nga lang taon na makita lang nato ito sa mga malls. In fact, ang better source of the product is the raw material is coming from the barangay itself. Matang dahon lang yan ang kangkong, pero tingnan mo, hindi mo naman na kaya sa dalawang piraso lang yan, pwede nang iulam, no? Pwede nang gawing pika-pika na yan ang kinakain ng mga bata dyan sa labas na sadyang kikita din sila kung gugustuhin nila dahil sa highly standardized type of cookings, no? The education itself, especially in financial management. That's very important. Very basic. Kahit na gaano ka kalaki yung pilaro, kung hindi ka mag-manage ng kita mo, wala rin yan. Babagsak ka sa malusaw din yan. Pero right now, I have the concern that the women, you know, Barangay Santos has already empowered themselves that they can live in that kind of standard. Nakita na ko karon, medyo taas na yun ang ilahang pagkaibalo kung saan yung pag-manage sa negosyo. Financial management that they have gaining on the training, and then they are now upgrade with the knowledge coming from the USEP. I'm sure makita na lang ito na sila mismo po sila respeto in this school, especially ang mga teachers mismo ang nag-train sa ila is makita na ito disability at edukado. Tanan na po, taas na po lang yung standard na nakita na ko ang variety of military na products sa ilahang i-humping dito sa akong barangay. Diyan mo makita ang rare produkto nga may munta nga even in our community itself na pwede man di ay, no? Mas lesser ang gastuson diha sa inyong manggi putlo sa ilahang barangay ito. Ang lidog kangkong na gi-fried, na gitimplahan o maayo. Well, simple thing started from the Aguilar innovations. And in fact, raw materials are available in the community. So, dako kayo ng pasalamat sa mga we ignited with that trainings nga and skills training nga coming from Aguilar, which is very feasible siya na ma-implement sa community. Ano pa, pwede rin tayo gamailan ang kapital, no? Ano pa, this type of innovation right now is a good education and information and training for us na ang dali makita o ang barato mga palit na pwedeng kapital lang ng gamay na pwede na din mo mahimong alalay para sa mga tao na kusura. Yeah, in fact, mauna ang akong ang i-follow up sa akong women's ang tambayan na sa akong women entrepreneur. Dito na sila, and then pwede na nilang imuon nila ang source of the makapingkam para lang din matigong nila para sa ilang sa mga